kasi parang hindi siya matunog. Kasi pag hindi siya masarap, pait na siya. Kunting luto pa. Kasi yung brown na siya, guys. Pagkagin natin siya. Set aside. Yes, oh. Ang first time ko magluto ng ganito, inis na inis ako kasi hindi ko siya perfect. Ayan o, oh, ayan, okay na siya, guys. So, i-next natin yung para sa sinuman. Sinuman kasi ang tawag sa amin. Sa iba, iba yung tawag nila, eh, parang biko yata. Ayan, okay na siya, guys. So, i-set aside na natin ang ating batik. Ayan. Palitan natin ng mas malaki para sa looking of rice. Yan, kapag nape-perfect ko po yung aking niloloto, ang saya-saya ko po. Pero pag hindi ko siya na-perfect, Diyos ko, hindi niya na may-draw yung mukha ko. Yun, guys, maglagay ulit tayo ng isang lata na coconut. Gagamit ako ng coconut in can. Coconut milk in can. So, yan, i-bowls na natin, guys. Yan. Sarap! So, ito po yung ginamit ko. Coconut milk. Yan. So, hintayin natin siyang kumulo, guys. Bago natin ilagay yung glutinous rice. So, ipapakita ko ngayon yung ating niluto na glutinous rice. Ito na, guys. Ito na yung ating glutinous rice. Niluto ko po siya sa rice cooker. Yan! Wow! Sarap! Ayan. Na-perfect ko ngayon, guys. Ayan. So, hintayin natin siya kumulo. Ayun, parang kumukulo na siya. Gamit tayo na tada! Brown sugar! Yan. So, ayan, guys, kumukulo na siya, guys. Nakikita nyo ba, guys? Ayan. Yan, ipakulo muna natin konti. Ito pa natin konti. Para mas masarap. Bango-bango. Kay mama ko natuturan yung pagluto ng sinuman. Kasi mahilig siyang magluto nung mga bata pa kami. Mahilig siyang magluto. Tapos pinapanood ko siya kung paano niya lutuin. Marami siyang alam na mga kakanin, mga puto, kutsinta, banana cue, kamote cue, gano'n. So, yan. Gusto ko rin matry. Sa totoo lang, maraming beses ko nang sinubukan to, pero hindi ko siya napaperfect. Sana ngayon na-perfect ko na. Diba? Nakakahiya naman kay mother. Ang galing-galing magluto ng mama ko, tapos ano, hindi ko man lang natutunan. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating asukal, brown sugar. Ayan, lagyan na natin ng asukal. Depende po yan sa panlasa nyo, kung gusto nyo ng sobrang tamis or yung sakto lang. Depende na po yung kung gaano karami yung lulutuin nyo. So, ayan, guys. Ayan. Halo-haloin natin. Kapag naluto na po yung asukal, pwede na natin ilagay yung ating glutinous rice. Or malagkit na bigas. Tama ba yung Tagalog ko? Yan. Yan, tuloy lang po tayo sa paghalo hanggang maluto yung brown sugar. Yan.
Haluhaluin lang natin, guys. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating malagkit na bigas. Ayan, dahan-dahan lang po sa paglagay. Ayan po. Ayan, 1 kilo po yung ating malagkit na bigas. At saka gumamit ako ng isang lata ng coconut milk at isang maliit na coconut milk para sa latik niya. Kasi mas maganda siya tignan at mas masarap kapag may latik. So, ayan. Ihalo-halo natin para maging pantay yung lasa ng ating malagkit na bigas. Ayan. Yung light brown sugar kasi yung ginamit ko. Kaya hindi siya masyadong brown na brown. Kasi walang available na dark brown sugar. Pero mas better gagamit kayo ng dark na brown sugar. So, pagkakataong to, hinaan nyo lang po yung apoy para hindi po siya masunog. Ayan, shout out po sa mga ating kaibigan dyan na mga nanonood po. Ayan, shout out din kay Chef Pugi. Alam ko gutom na yan sa kapapanood. Pasensya na, Pugi. Cheryl G. Sinaraw. Yan ang unang magre-react dyan. Tsaka sa ating mga ka-team dyan, mega love shout out po yan. Ready na yung merienda natin, guys. Sa inyo na lang po yung soft drinks nyo, ha? So, ayan, kapag napantay na natin, guys, yan. Oo, ang init. Ayan. I-low fire natin hanggang sa maluto na siya. I-shout out po sa inyong lahat yan, guys. Malapit na maluto yung ating merienda. Pantay na siya, so itakpan natin at iluto natin ng low fire ng about 3 minutes to 5 minutes. Yeah, so hintayin po natin hanggang maluto. Salamat.